Pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, lalo-lalo na ang mga kasapi ng Fullness of Christ International Ministries, ganun din po ang ating kapwa kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Patuloy pong nananalasa ang coronavirus. Marami ng mga bansa ang naapektuhan at marami na rin mga buhay ang naapektuhan. At ano po ngayon ang dapat gawin ng bawat isa sa atin? Tayo pong mga mananampalataya. Unang-una, bilang magandang patotoo ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan po tayo po ay manatiling mapayapa. We have to become under these circumstances. Napakataas po ng expectation sa bawat isa na tayo po ay tunay at patuloy na maging ilaw at alat ng sanlibutan. Kung tayo po mismo ay magkakaroon ng alalahanin, tayo po ay maligalig, hindi po natin ma-encourage ang mga kapwa natin at ang ating mga kapitbahay. So, manatili po tayong kalmado. Pangalawa, kailangan po rin natin na patuloy na basahin ang mga dyaryo, makinig po sa mga television at sa mga radyo upang ang bawat isa ay magkaroon ng sapat na kaalaman kung ano po ang nangyayari sa ating kapaligiran upang tayo po ay hindi mabiktima ng tinatawag nating fake news. Huwag po tayong kagad maniwala kung may mga balita na hindi kapani-paniwala sapagkat ito po ay delikado rin at hindi rin maganda kung ito ang magdi-determine ng ating mga aksyon. Pangatlo po, let us do our share, mga kapatid. Let's stay at home. Ngayon po ay naroon tayo sa enhanced community quarantine. And therefore, tayo po ay dapat sumunod sa pinag-uutos ng ating mga kinauukulan. So let us stay at home. Let us minimize our movement. Kung hindi naman po kailangan, ay huwag po tayong lumabas upang hindi tayo maging carrier ng coronavirus na ito. Hindi tayo makahawa kung tayo naman ay naapektuhan. At pangatlo, let us keep ourselves healthy, strong, and clean. Kung tayo po ay malusog, malakas, hindi po tayo tatalunin ng virus na ito sapagkat ang ating immunity ay malakas. At kung tayo ay malinis, hindi po natin may imbibe itong virus na ito, hindi po natin ito maipapakalat. Kaya ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. At kung tayo po ay hindi magiging bahagi ng problema, bagkos tayo ay magiging bahagi ng lunas, napakalaking tulong na po ito sa ating pamahalaan at napakalaking tulong na po ito doon sa mga medical and health personnel at staff na masyadong tuliro ngayon at abalang-abala sa pagtulong sa ating mga kababayan. At bandang huli, mga kapatid, ang coronavirus na ito, hindi natin nakikita, subalit ito ay ating kalaban, ito ay kumakalat, hindi natin nakikita, kumakalat, naapektuhan ang maraming buhay. Ang pinakamainam po na dapat nating gawin, tayo po ay manalangin. Sa mga bagay po na out of our control, hindi po natin kontrolado, ang pinakamainam pong dapat nating gawin, tayo po ay manalangin. Sapagkat ang sinabi po ng ating Panginoon, the prayers of the righteous availeth much. Kung ang mga matutuwid sa Panginoon ay patuloy na nananalangin, ang Panginoon po ay maaawa. Ang Panginoon po ay magkakaroon ng pagkilos dito po sa mga nangyayari sa ating bansa at sa labas po ng ating bansa. Magpatuloy po tayong kalmado. Alamin po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Gawin po natin ang ating bahagi sa pangkalahatang katungkulan ng bawat isa. At higit sa lahat, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa ating sa inyong attention, sa inyong pagsuporta sa ating panawagan ito. At nawa ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, ang magpapala sa bawat isa sa atin. God bless you all.